Mama. Oh, Helen. Ma'am, hindi niya lang kaya magsalita. Talaga, hindi niya lang mapigilang umiyak. Tatlo sila. Mag-aama mo, nag-iiyakan na po rito. Si tatay, yung bunso at panganay. Anak, alam mo, sorry. Patawarin niyo ako. Hindi po marami akong pagkukulang sa inyo. Hindi naman ako magbigay sa inyo ng pagkukulito. Diba talaga po niya yung gusto niyo? Tatanggapin ko. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Rappy. Si Sir Harrison po ay hindi po siya nakapagsalita dahil siya po ay mute and deaf at kayo po ang translator. Opo, Sir. Alright. Paano po namin siya matulungan? Galing po kami umuna sa Kawayan po, sa ACCIS. Nagtanong po kami kung nakikater pa po ba ng mga OFW na nangangaliwa yung asawa. Sabi po nila sa Benguet, pero minabuti po namin na dito na lang po pumunta kahit malayo. Galing pa kayo ng Kawayan yan? Opo, Sir. O i-check-checkin namin kayo sa hotel. No problem. Sir, kagabi po natulog po kami sa gasolinahan. Buti't nasabi niyo. Sige po, pagkatapos po nito, idediretso namin kayo sa hotel. Thank you, sir. Para maging maayos po yung tuluyan niyo. Sige po, kuha tayo ng dalawang kwarto para sa inyo. Kaano-ano niyo po itong si Sir Harrison? Wala, sir. Kumbaga, palaki po siya ng biyanang kong babae. Maliit pa lang po siya, kinuha na ng biyanang kong babae. Dahil ginawa na pong kasama sa palengke. Okay. Hanggang sa lumaki po, nakapag-asawa na, yung asbali yung asawa niya, at tindera po ng binakang babae sa palengke. Ang bait yun naman po. So parang kinukupo niyo po sila. Nung nag-asawa siya, sir, umipo siya sa magulang niya. Nakikita na po siya sa bahay ng magulang niya. Pero patay na po yung nanay at tatay niya. Magandang hapon po sa inyo, Sir Harrison. Sir Harrison, paano po namin kayo matulungan, sir? Nag-usap na po in translator si Ma'am Sheila. Kasi Sir Harrison. Okay. Pero na-brief na po ako nito ni Odette. Kanina, itong si Mrs. ay nasa abroad at yes, hindi nagsustento, napapabayaan na sila. Yes po. At may pinapagawa daw po itong bahay pero hindi po sa kanilang mag-anak. Totoo ba na may iniwan na kayo, Sir Harrison? Wala na? Wala na raw. Oo, sir. Isang taon pa lang po itong anak na lalaki, sir. Nagpaalam po na magtatrabaho sa Tuguegarao City. Ngayon, sir, may time na umuwi siya isang beses. Tapos after nun, sir, nakakilala siya ng lalaki doon sa Tuguegarao na nagkaanak ng isang babae. Ah, nagkaanak siya doon sa Tuguegarao? Opo, sir. Oh. Tapos, sir, nung after nun, nagpadala naman siya noon, pero yung lalaki pa mismo yung nagpapadala doon sa pamilya. Opo, sa sariling asawa. Ngayon, sir, naghiwalay na po sila nung taga-Tuguegarao. Nagkaroon naman siya ng bagong karelasyon, taga-Kawayan naman, sir. Ka-baryo po nila. Ngayon, sir, pinagpapatayo po niya ng bahay at saka po binala niya ng motor. Tapos nakakalimutan yung dalawang anak niya. Opo, sir. Ma'am Jenny, magandang hapon. Naiyak na tuloy si sir, oh. Ma'am Jenny. Yes po, sir. Tumatawa kayo, pero umiiyak po dito yung mister niyo. Tsaka yung mga anak niyo. Hindi, sir. Tinatawa na ako yung kasama ko, sir. Pinapagawa niyo na po ng bahay, yung inyong pong kabit dyan. Actually, sir, hindi lang naman po ako yung may-ari ng... hati po kami, sir. Okay, magkano na yung perang na naibigay mo o na inipundar mo doon sa bahay niyo ng kabit mo? 60, sir. 60,000 na naibigay mo. Anong pangalan po ng kabit niyo, ma'am? Walter, sir. Ilang beses na po kayo ni Walter? Actually, sir, hindi pa po kasi andito po ako sa abroad po, sir. Hindi pa nagsama. Pero paano po yung relasyon niyo? Bakit po kayo nagbibigay ng pera kung wala pang nangyari sa inyo? Siyempre po, pag may tiwala kayong isang tao po, ganun. Mas may tiwala kay Kabit kaysa kay Legit? Meron din po naman. Bakit mo ipinagpalit si Kabit sa dalawang anak mo at sa mister mo, madam? Siyempre po, sir, maaga po akong nag-asawa. Anong kinalaman nun sa maaga mong pag-asawa para iyo pong mga anak ay gawin mong kawaawa? Sino mas mahal mo, yung kabit mo o yung dalawang anak mo, ma'am? Siyempre, sir, mahal ko yung dalawang anak ko, sir. So kung mahal mo yung dalawang anak mo, ba't mo mas inuna pang paggawa ng bahay si kabit kaysa sa dalawang anak mo na nagugutom na rito? Pinapadalhan ko naman po, sir. Ma'am, kakausapin po kayo ng anak niya, madam, ng panganay. Mama. Oh, Helen. Ma'am, hindi niya lang kaya magsalita. Talaga, hindi niya lang mapigilang umiyak. Tatlo sila. Mag-aama mo, nag-iiyakan na po rito. Si tatay, yung bunso at panganay, may iyak po silang pareho. Hindi ko kayo nakukonsensya, madam? Nakukonsensya po. O, kung kayo nakukonsensya, bakit nyo po nagawa to na gawin yung kawawa, yung iyong pamilya, lalo itong dalawang bata? Tapos ngayon, nakangiti pa kayo, parang happy-happy kayo sa piling ng iyong kabit.
Nasaan ba si Kabit, ma'am? Nasa Pilipinas, sir. At nandiyan kay Saudi. Na, pati itong siya, naiyak na tuloy. Marami na naiyak dito, ma'am. Naapektuhan. Pati yung co-anchor ko, si Marimar, naiyak na rin. Pati yung mga staff ko po dito sa paligid, pati nasa likod, naiyak na po sila lahat. Nakaka-relate po sila. Naging broken family dahil po sa ginawa nyo, nag-iba po yung pamilya ninyo. Ma'am, nakikinig po yung tatlong mag-aama mo. Ano pong gusto mong imensahe sa kanila? Helen, alam ko naman na magkasalanan ako sa inyong mga anak. Pero patakarin nyo ako, nakakarinig ko, napabayaan ko kayo. Alam ko naman malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Okay. Kung ano man yung patawarin nyo ako. Ma'am, matanong ko lang po, ano po ang naging dahilan bakit po nangyari ito? Bakit niyo po nagawa ito sa kanila? Ano bang pagkukulang kung meron man itong si Mister at yung mga bata? Anong pagkukulang nila sa iyo? Oo po kasi, maliit pa po kung iniwan yung pangalawa po. Siyempre po kasi sa akin, maaga po ako nag-asawa. Parang hindi ko po na-enjoy yung sarili ko pagkadalaga. Kasi 15 po pa lang ako nag-asawa. Nag-asawa po kami. Kasi maaga ka nag-asawa, hindi ka nag-enjoy. So ngayon, ito yung pinaka-enjoyment of your life. Pero nung ano, alam ko naman po na may kasalanan ako, pero nagsisisihan ko po, inaamin ko naman po, sir. Bilang pagsisisi, ano po ang pinakamagandang gawin dito sa sitwasyon kung kayo po ang tatanungin? Kung talagang kayo po ay nagsisisi na, madam? Kung gusto nila po support, bibigyan naman po ako, pero kung gusto nilang magsama kami ng papa nila po, malabo na po. Sa anong kadahilanan po? Siyempre naman, alangan naman po na pinagpapit yung sarili ko. Alangan ba na pagpipilitan mo sarili mo kasi hindi mo na siya mahal? Opo. Pero ma'am, meron kasing dahilan eh kung bakit bumibitaw sa isang relationship ang isang tao. In your case, ano po? Yun lang ba yung dahil maaga kang ikinasahal at hindi ka na nag-enjoy na sa buhay? Yun lang bang pinakarason o meron pang iba? Yun lang po. Yun ang pinakamababaw na dahilan, wala nang bababaw pa. Dahil ba maaga ka nag-asawa, ngayon hindi ka nag-enjoy, you're just enjoying yourself with your kabit. Tama ba ang pagkabasa ko? Hindi po naman po siya yung una, yung ano ko po na ano, may isa pa po noon, yung may anak po ako na isa. Oh, bago ka pala naglantad, meron ka pa palang anak doon, so nag-enjoy ka na pala ng buhay bago mo makilala itong si Sir Harrison. Hindi yung pwedeng gamitin yung ano, maaga kang kinasal. Kasi bago pala kay Sir Harrison, nabuntis ka ng kamo, di ba? Opo, bunso po yun yung ano po. Ah, meron kang bago ngayon. Bukod pa dito sa kasama mo ngayon, meron ka pang isa. Nung nag-abroad po ako, yun po ang kasama ko. Kaso naghiwalay po kami, iniwalayin ko po nung andito. So ibig sabihin, pangalawa na itong kabit mo ngayon? Opo, bago pa lang po. Bago pa lang po. Bago pa lang. Sir Walter. Po sir. Kayo pong kabit ni Jenny. Opo sir. Kumusta naman si Jenny bilang kabit? Okay naman po sir. Girlfriend ko po sir. Kaya nga, may asawa tong girlfriend mo, so kabit ka. Okay lang sa'yo, tawagin kang kabit. Opo sir. So anong pakiramdam na ikaw itinatawag ko ngayong kabit? Okay lang po. Okay lang. Masaya ka ba na tinatawag kang kabit? Na isa kang lalaki at tinatawag kang kabit? Okay lang sa'yo yun. So, hindi nakakalalaki yun. Opo. So, okay lang malaman ng buong mundo, si Walter ay kabit ni Jenny at pinapagawa ng bahay itong kabit niyang si Walter. Opo. Hindi ka ba naawa dito kay Harrison at sa mga anak ni Harrison na iniwan na ng kanilang misis dahil kinabit ka na? Naawa naman po ako sa anak niya po. So, kung naawa ka sa anak, di bumitaw ka na, huwag ka na maging kabit. Narinig mo ba usapan namin kanina? Bago ka, meron pang isang lalaki sa buhay niya. Pangalawa ka pa lang. Apo. At sigurado ko, iiwan ka pa rin yan. Okay lang sa'yo. Hindi ko po alam po sa kanya. Hindi, kasi gagawin ka lang para usan. Okay lang sa'yo. Kung ano yung gagawin, itatanggapin ko po. Tatanggapin mo, kasi mahal mo na siya. Okay, advice ko lang sa'yo, Sir Walter, iwan mo na itong si Jenny. Maghanap ka na ng iba. Pakiusap ko sa'yo, pwede? Kasi ang susunod, sir, meron kaming gagawin mga hakbang na hindi mo magugustuhan. Maaring mga legal na paraan at kasama na doon, sasabit ni Mrs. ni Harrison. Anong trabaho mo, sir? Magsasaka po, sir. Magkano na po naibigay sa pera ni Ma'am Jenny? Mga na 50,000 po, sir. 50,000. Ikaw yung pinapagawa ng bahay at saka yung motor. Ano po motor ang binili sa'yo? Sa akin po yung motor. Hindi, binilihan ka raw. Sabi mismo ni Jenny, binilihan ka raw ng motor. Sa akin po yung motor. Di ba ikaw ang bumili ng motor kay Walter? Ngayon, hindi na niya inaamin. O ngayon pa lang, nagtatablahan na kayo. Susundin ko po kung anong gusto niyo mangyari, Sir Harrison. Okay. Meron pong sinisenya si Sir Harrison sa tanong ko kung ano kasi mangyari. Sir, sabi po niya, sila daw po, yung dalawang anak niya, siya at asawa niya, ayaw niya na daw po magsama-sama. Ang gusto daw po niya, yung dalawang lalaki na karelasyon ng asawa niya, at asawa niya, makulong. Yung si lalaki, ilang beses na namin na pag-usapan ito ni Garrett, yung ganito kang sitwasyon, hindi po, lalo pa. Sinabi naman po nitong si Jenny, hindi sila nagkikita pa, hindi pa sila...
puro video-video ko lang. However, sabi mo sa kanya, pwede ko po siya ipa-deport kung gusto, yun ang gusto niya. Kung gusto niya. Okay, mukhang ayaw ata ni sir. Okay. Sumisenyas itong si ma'am, yung translator, na kung gusto niya pabalikin ng Pilipinas. Mukhang ayaw ata. Ayaw? Ayaw niya, sir. Gusto niya, sir. Eh, kulong daw talaga. Sabi ko, hindi pwede. Kasi hindi pa naman sila. Kaya nga po. Yun po lang talaga magagawa. Deport. Walter. Po, sir. Gusto kang pakulong ni Mr. Harrison. Pati ako, abang maaari. Gusto kong makulong ka sana, pero wala eh. Hindi pa kayo ano ni Jenny? Hindi pa, sir. Hindi pa ka pinagkikita po, sir. Kailan mo ina-expect na makita kayo at kayo? Matagal pa, sir. Pero hinihintay mo yon, yung panahon na yon. Opo. Pagbalik niya, yon, hinihintay mo. Opo. Ang kapal din ang mukha mo, no? Tinetesting lang kita, talagang pinapatulang mo lahat ng sinasabi kong kapal nitong taon to. Grabe. Yung ano mo po, sir, yung mukha mo, sir, mas makapal pa sa espalto ng DPWH. Ikaw dapat, yung mukha mo dapat ipalit sa espalto ng DPWH. Yung DPWH, madaling masira. Yung mukha mo, pag inilagay dyan sa mga espalto ng highway, baka kahit na 16-wheeler, hindi madudurog sa sobrang kapal, sir. Ma'am, deport kung yung gusto niyang tulong. Kasi kung yung sinasabi niya, ipakulong itong si lalaki, hindi pa naman daw na, hindi pa si itong si Mrs. Pero pinapangarap pa lamang ni lalaki na mak si Mrs. pag-uwi. Hanggang pangarap. Ma'am Jenny, ayaw kang ipa-deport ni Mister. Ang gusto lang niya ipakulong ikaw at yung si lalaki. Anong reaction mo doon? Yung ano yung gusto niya, sir. Wala akong magagawa, sir. Ah, so kay ipa-deport ka, okay lang? Nasa kanya na yun, sir. Kahit anong gawin ko, wala naman akong magagawa, sir. Okay. Kung ano raw gusto ni Sir Rason, susunod niya. Sabi ko, ipapa-deport. Eh, kung yun daw ang gusto, okay lang. So ibig sabihin, talagang kina-challenge niya si Sir Harrison dahil alam niya malambot itong si Mister. Alam niya eh. Ayaw talaga. Tony Garrett. Yes, Senator. Itong si Mrs. nasa abroad, yung kabit niyang lalaki din sa Pilipinas, hindi pa sila nagkikita. Pinapangarap lang ni kabit pa lang, pangarap, na maka-pa lang yes, itong si Mrs. So, aha, ang gusto mangyari kasi ni Sir Harrison, ipakulong itong si lalaki, si Mrs. Yes. Pwede ba yun kahit wala pa nangyari at pangarap pa lamang ni lalaki na mag-s*** ng Mrs.? Unfortunately for us, sir, you know, yung pangarap sa pakikipag hindi pa po yan punishable act under our adultery laws dahil po si Mrs. ang nangabit dito, the proper crime is adultery, and it is only committed in one manner, which is a married woman having s*** man, not her husband. So dito po yung pagpapangarap, unfortunately for us, hindi po siya enough to prosecute the crime. Okay, yung pagpapadala ni Mrs. ng pera kay Kabit versus doon sa kanyang mga anak, may kaso ba yon? Yung pagpapadala lamang ng pera tapos hindi pagpapadala kay Mister, pwede pong mag-amount to abandonment yan or neglect sa mga anak po nila. If napakita po natin na hindi na po talaga si Mrs. nagsusuporta sa kanyang pamilya at medyo tinamaan na po ang well-being ng mga anak po nila. Hindi, kaso ayaw nga kasuhan ni Mister, napakabait ni Mister, ayaw niyang kasuhan itong si Mrs. Gusto niya talaga yung si Kabit. Eh kaso wala nga tayong makitang butas kay Kabit, di ba? Yes, sir. Tama po kayo. And I think you recommended kanina ng pagpapadeport niya. Ayaw. Po yun. Ayaw ni Mister. Mas maganda po yun. Ayaw yes, ni Mister. Po, yun. Kung ayaw niya po, then hindi po natin mapapakulong kasi there is no crime committed yet, sir. So ma'am, pakisabi yes, kay Mister, hindi pwedeng makulong by the simple yung reason na nangangarap pa lang si Kabit na si Mrs. niya. So wala pang crime committed daw doon. Ayaw talaga eh. Huwag natin pilitin kung ayaw talaga. Kaya nga itong si Mrs. Oh, yung mata ni Mrs. parang tumatawa eh. Oh. Kita-kita ko. Oh. Kita mo, tumawa oh. Yes, Bea, salamat ka. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Wala namang tao na nag-o-offer sa asawa mo na tulungan. Kundi kami lang. Nanghiram lang kami ng sasakyan at saka ng panggas namin. May anonymous na nagbigay ng pangkain namin. Kaya kami nakarating dito. Ngayon, ang concern lang namin, kahit man lalaki ka ng ilan, kahit sampu, yun lang obligasyon mo sa mga anak mo, ading, ang dapat ibigay mo. Yung mga anak mo nag-aaral, pumupunta sa amin yung asawa mo, wala daw pambiling damit, bag, notebook. Ma'am, tutulungan ko kayo, papahotel ko kayo, and then tingnan ko, i-assess ko kung ano pwedeng kumaitulong sa mag-aama. Salamat, pero ang sir. Pinagtataka ko lang, hindi nagsusuport at
pinapatawad pa rin niya. Jenny, ikaw ba'y magbibigay ng tulong o hindi? Kasi pag hindi ka magbibigay, ako na mismo, personal, ako na mismo mapapadepor sa'yo. Sabi mo sa kanya, okay lang ba, ako na gagawa ng paraan. Tutulungan ko naman siya. Wala naman sinusuporta. Ako lang mapapadepor. Okay sa'yo? Sa mga bata? Okay sa'yo, mga ading? Kunahan na ni sir. Ipadeport natin. Gusto na natin tulong. Ako bahala sa inyo. Ako magbigay ng negosyo sa inyo. Magbigay ka na ng negosyo. Tapos, hindi ka stamp. Tapos padeport na ito. Pag-awid toy. Okay sa'yo. Win. Gawid toy. Pastahan nga, makasta. Ayaw. Ayaw. Okay lang kanya mga agawid. Sir, okay lang daw sir na ikaw nang gumawa ng ano, aksyon. Ako nang aksyon. Padeport ko siya. Deport, tapos ako nang bahala. Tulong ako sa family. Sir, bahala. Tulong kayo tatlo, tulong. Tulong. Okay. Magbasa. Yes, no problem. Okay, approve. Patay ka, malas mo ngayon, Jenica. Papadeport na kita, Jenny. Ano masasabi niyo? Pasensya na mama, walang personalan, trabaho lang. Ipapaumpisan ko na pong deportation process niyo. Trust me, mapapadeport kita. Ano pong reaksyon niyo bago kita mapadeport? Monday na Monday, ma'am, kikilos na po ako, ma'am, sa Senado para mapadeport kita. Kung ano po yung gusto nila po. Okay. Kung tulong naman po, magbibigay, willing naman po ako magbigay sa kanila ng tulong. Mula lang po nung 10K na yung binigay ko nung John, nagbigay po ako sa kanila ng 10K, tapos tumawag sila after 2 weeks kasi gusto na naman nila magbigay ako ng pera. Kaya siguro doon nagalit yung asawa ko kasi wala akong maibigay. Natural, kasi imbis na ibigay mo doon sa kabit mo pampapatayo ng bahay niya at sa pagbili ng motor, dapat lahat ng pera mo dyan dito sa family mo, hindi sa kabit mo. Dapat ni singkunduling, wala kang binibigay sa kabit mo. Ngayon, mapapadeport kita. Ako na mismo, binigyan ako ng authority ni mister na ipapadeport na kita. Ngayon, itong pamilya mo hindi magugutom. Akong bahala, sagot ko sila, patay ka. Pero ikaw magugutom ka, pati yung kabit mo. Hello, kabit. Ay, kabit. Walter. Paano to? Wala nang, hindi na, mapapauwi ko nitong si Jenny. Hindi na makapagbigay ng pera. Kabit mo pa rin siya? Hindi na. Hindi ko po rin siya. Hindi, kasi pag pinauwi ko siya, wala siyang trabaho. Wala na siya may bibigay sa yung pera, luho. So, ikaw ba, papayag na kabit ka pa rin niya o hindi na? Kasi wala na siya pakinabang. Go pa rin, hindi na. Hindi ko po rin. Hindi, gusto ko yung diretso para malaman ko rin kung paano kita magawa ng paraan na para whether ikaw ba ay tingnan namin kung makakasuhan din o wala talaga. So, ang gusto ko lang malaman mo, itong iyong kabit, wala na hanap buhay. Wala ka na mapapakinabangan dito, magkakabit ka pa rin sa kanya o hindi na? Pakisagot lang po sa maayos, yes or no? Hindi ko po alam. Hindi nga sir, isang tanong lang. Wala ka nang pakinabang dito kasi mapapauwi na to. Okay lang ba sa'yo? Wala na siyang pakinabang sa'yo. Okay lang? Okay lang po. So pag uwi niya dito, magsama na kayo. Tama? Okay. At pag nagsama kayo, doon ka na makukulong. Okay na? Hindi ko po alam. Pero okay na sir, pag ikaw ay sumama sa kay misis, makukulong ka. At pag nakulong ka, sa loob ng kulungan, gagawin kang kalabaw doon ng mga barako. Opo, alam ko po. Okay lang. Sige. Talagang tibay talaga ng mukha nitong si kabit na to. Kapal na mukha mo, talagang damuho ka. So sir, okay na? Padeport na natin, ha? Okay? O sige. Ma'am, pasensya na po, Ma'am Jenny. Papadeport po namin kayo, ha? At kapag nagsama po kayo dito ni Walter, doon ako kayo makakasuhan. Kasi pag nagsama kayo, yun na yun, may kaso na yun. Para maintindihan nyo lang. Okay na po, madam? Okay po, sir. May mensahe po kayo? Meron po, sir. Sige po, ano po mensahe niyo po? Anak, alam ko, sorry. Patawarin niyo ako. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Wala naman ako magbigay sa inyo ng sustento. Diba talaga kung yan yung gusto niyo? Tatanggapin ko. Sorry kung pinabayaan ko kayo. Sir, pwede bang humingi ng isang tulong kahit ano po, lang? Hingi ka ng tulong. Ano pong hingin nyo ng tulong sa amin? Sige po. Ano po yun, ma'am? Ano makuha po yung anak ko. Ano po? Na isa. Makuha daw, sir, yung anak na isa. Ah, yung anak mo sa ibang lalaki. Of course. Sige, siyempre, pwede po yun. Mapupunta sa iyon kasi anak mo naman talaga yon. Hindi mo naman anak yung kay Sir Harrison. Ayaw nila po ibigay sa akin kasi sabi siya kahit tulong kami magpunta. Pero para sa akin, mukhang pwede kasi hindi nyo naman anak yan ni Harrison. Anak mo sarili yun. Sa ibang lalaki. Sige. Okay, so okay na po. Consider yourself deported at yung mga bata, ito nag-iakam pero huwag ka mag-alala. Tutulungan ko po sila para sila po ay makapamuhay ng matiwasay. Okay, ma'am? Ingat ka dyan, madam, ha? Opo, sir. Hello, Walter. Hello, sir. Kabit. Sir. Oh, sumasagot siya pag sinasabi kabit. Alam niya, alam na niya ang pangalan niya. Mapapauwi na si Mrs. So, dalawang mangyari dito. Pagdating niya rito, wala na siyang pakinabang sa'yo, pero magsasama naman kayo, happy-happy kayo, doon ka na makukulong. Nag-gets mo, ano? Opo, sir. Okay, very good. Sige po, salamat po. Punta kayo doon kay Odette.
i-hotel po namin kayo. Tapos pag-usapan natin, i-assess po namin kung anong klaseng negosyo, pangkabuhayan, matutulong namin sa inyo. Yung mga bata ba nag-aaral? Opo, sir. Very good. Very good, very good. Sige po, akong bahala. Pag-aaralan natin mga bata. Gagawa ko ng mga assessment kung ano yung magandang kabuhayan para sa kanilang tatlo, ha? Sir, maraming salamat po.